Babies, kumusta kayong lahat? Magandang hapon sa inyo. So, ayun nga, nai-upload na natin yung mga parts ng ating unit. Yung part 1 hanggang part 3. So, naipaliwanag ko na lahat sa inyo yung mga gamit na gagamitin sa pagbuo nito. So, maraming salamat sa mga sumuporta at nanood ng mga tutorial. So, ngayon, pag-assemble naman ng ating i-upload kung paano mabuo ito. So, bago natin umpisaan ng pag-assemble, so, shoutout muna pala kay Pinoy Tech TV. Shoutout sa'yo. At kay Bingbong TV. Maraming salamat sa inyo sa suporta. At sa lahat ng mga sumusuporta dito sa channel ko. Asahan yung lahat ng mga tanong nyo ay sasagutin ko ng tama na naayon dito sa unit na binuo natin. Maraming salamat sa inyo at umpisa na natin yung pag-assemble. So, God bless sa ating lahat. Umpisa na natin. Yung mga kabibis, so ang a-assemble natin ngayon ay yung barrel. So yung barrel niya. So ang total na haba nito ay yung barrel niya ay nasa 28 inches. So 28 inches yung haba ng barrel. So ngayon, bali ganito yung magiging itsura niya. Triple barrel siya. So yung inner diameter niya ayon na 6mm. 8mm outer diameter, 6mm inner diameter. Tapos yung medium, yung middle barrel niya, tapos itong outer barrel, bali triple siya, triple barrel. So ganun siya ka quality at katibay. So, paano ito? Ito yung mga gagamitin natin. So, ito yung curtain rod set. So, pag bumili kayo nito sa mga nagtitinda ng kortina, alloy ito, solid, matibay at bilog na bilog, diretso. So, pag bumili kayo nito, mahaba ito. Pwede nyo gawing dalawa. Dalawang unit ang magagawa. Bali, double to. Pag binili nyo ito, double na siya. Double barrel. So, ang sukat nito ay ang sukat ng middle, ito yung naglalaro sa loob, yung kumakasa. So, ito. Ang sukat nito, outer. Ayan. 12.7 mm. 12.7 mm, ayan. Tapos yung ano niya, yung inner niya. Yung inner diameter niya is 11.2 mm. 11.2 mm yung inner. So kakasya rin dito yung ano, yung MP-Jolen. So ayan. So ayan. Kasya rin siya. Hindi siya maluwag, hindi rin siya masikip. So saktong-sakto lang yung pressure niya nasa likod lang ng Jolen. Hindi yung pag maluwang yung bala kasi nauuna pa yung pressure sa bala kaya mahina yung impact. So take note kapag gagawa kayo ng ano ng barrel, kung ano yung ibabala niyo, make sure na yung bala niyo sakto talaga sa barrel, hindi masikip, hindi maluwang. Kasi ang tendency nun, kapag yung barrel mo is malaki, halimbawa, 6mm yung barrel mo, tapos yung bala mo is sobrang luwang, kapag pinutok mo yun, yung pressure, mauuna pa sa bala, dahil maluwang nga. So, dapat ang pressure, 100%, nasa likod lang ng bala. Ayan, ganyan. Pag maluwang, ang tendency nun, yung mas mabilis pa yung pressure kesa sa bala.
So mahina na yung impact. Hindi ka makakabutas ng lata or yuyuko yung bala mo. Kailangan yung 100% na pressure nasa likod lang ng bala, hindi nauuna sa bala. So ganoon ito. Tapos yung outer diameter naman ng ating outer barrel. So ang size nito ay yan, 15.4 mm. Tapos yung inner niya ay 14.7 mm yung inner niya. 14.7 mm. So ito na tayo, na nahati ko na tong ano, yung barrel na gagamitin. So ngayon dito naman tayo sa kung saan lumalabas yung bala. Ito Dolotie na bibili to, or Blasia yung brand na bibili to sa Shopee or Lazada. So ito same lang din. Ito yung magka-match. 8 mm outer diameter, tapos 6 mm yung inner diameter niya. Tapos ang bala ko is BB's, 5.95 talaga yung size niya. So walang singaw dito. So kapag pinasok mo yung bala, ayan. Kaya talagang yung pressure niya is nasa likod lang ng bala. Yung impact niya mararamdaman mo sa baril o sa unit mo. So ayan. Tapos 28 inches ang haba. So kailangan nasa 27 inches ang haba nito. Ito pag binili nito nasa 19 inches lang. So 19 inches lang siya. So kailangan nating magdugtong ng kalahati nito. So hati natin sa gitna. So ito meron na akong hinati dito sa gitna. So ito yung kalahati. So pagdudugtungin natin ngayon. So ang gagamitin natin ay kailangan flat. Make sure na flat parehas para tuwid na tuwid. So ngayon ang gagawin natin, tape muna, clear tape. Yung plastic tape na malinaw. So ang pagdugtong ganito muna. I-flat muna natin siya, tapos yan, naka-flat natin. Tapos ito yung tape na gamit ko. Clear tape muna, ayan. Yung malinaw, ayan. Tapos ititape natin siya ng pahaba. Pahaba muna, ayan. Ayan, pahaba. So ayan, pahaba yung tape, pahaba na ganun. Tapos sa kabila naman. Kasi hindi lahat siya mababalutan ng isang tape lang. So ito. Dito sa kabila, ayan. Hindi lalabas ang pressure diyan kasi babalutan pa yan ng white tape o yung scotch tape. So ayan. Ayan, ganyan pahaba. Pahaba. Tapos i-fix natin, i-flat natin. So ayan na. Tapos babalutin natin siya ng pabilog na. Ayan. Tapos, ayan na. So, nabalutan na natin siya ng pahaba, pabilog. Nakapaikot na yung pahaba. Tapos, ibibilog na natin siya. Ayan. Ayan.
pabilog. Medyo kapalan nyo siya ng konti. Ayan. Kapalan nyo siya ng konti. Ayan. So, ito. Ayan. Ayan. So, ganyan siya kakapal yan. Ganun kakapal yung tape. Tapos, sipatin nyo ngayon. Tuwid na tuwid dyan, tuwid na tuwid. Lalo pang tutuwid dyan kapag naipasok na sa barrel. So, tapos, next na gagawin natin ay, babalutin natin siya ng medium tape. Ito yung gamit ko kasi ito yung magkasukat. Ayan. Magkasukat sila. Ayan. So, ito yung large at small. So, may purpose lahat yan. So, ito yung gagamitin natin, medium. Babalutan natin siya ng tape. Ayan. Paikot. Paikot siya. Ayan. Tapos, pag nabalutan nyo na, isukatin nyo dito sa middle barrel. Ipasok nyo. Kung kasya na ba siya. Ito muna yung unahin, yung may tape. So, konti pa. So, tapos, ikakat na natin. Tapos, pasok natin. So, yun. Kasya siya. Hindi sobrang sikip at hindi rin sobrang luwang. So, ito na siya. Tapos, next naman dito. Yan. Huwag niyo sobrang sagad, ganyan lang. Bigyan niyo siya ng allowance. Kasi magpapantay yan pag nasa loob na siya ng barrel pag pinasok niyo na siya. So ganun ulit, pantay dito, pantay yung kapal. So ito na yung pangalawa, mga kabibis, ayan. Bali ito yung mauuna. Tapos pangalawa, pangatlo dito. Yan dito. Sa gitna. Tapos pang-apat 'yon dito. So, ito na mga kabibis. So, ito na yung tatlong tape na paikutan na natin. So, ngayon ipapasok natin siya sa middle barrel. So, ito, middle barrel. Yung pangalawa. Ayan. Tapos pangatlo. So, ayan. So, ayan, tuwid na tuwid dyan. Tapos pang-apat, dito natin ilalagay yung ating loader kung saan nahuulog yung bala. So ngayon, ito yung toy gun. Yan. Dito natin kukunin yung loader. So bubuksan muna natin to. So ito yung magazine. Ito yung silencer. Yan. Yan. Bali ganyan yan. Yan. So bubuksan natin ngayon to. Bubuksan natin. So bubuksan na natin. Tapos ito, meron pang tornilyo dito to. Sa loob nito. So, tatanggal nito. Yan. Papaklasin. Yan. So, ayun yung tornilyo niya. Kailangan nyo munang matanggal to. So, ganito yung itsura ng loob niya. Ayan na. Tanggal na natin siya. So, ito yung loob niya. Ito yung loader. Ayan. Ito yung kukunin natin.
natin. So, ayan. Tapos meron na rin siyang isang spring. Ayan. 15mm. Magagamit natin yan. Tapos, ito yun. So, bali, ito yan. Ito yung tumutulak sa bala. At ito na rin, dito na rin naglalabas ng pressure. So, ito yung ginaya ko. Ginawa ko siyang stainless. So, paano kukunin yung sukat niyan? Ganyan. Ayan. So, ayan. Bali, ito yung papasok ngayon dito. Ayan. So, ngayon, tatanggalin ito. Tatanggalin nyo ito. Sisiklatin nyo ito. Dahan-dahan lang, baka mabali ito. Tanggalin nyo lang yan. So, ito, natanggal na natin siya. Ayan. Bali, ito yung mga hop-hop rubber niya. High temperature yan. Ito. Ayan. Ito. Hop-hop rubber. Ayan. Diyan nag- yan ang stopper ng bala. Diyan nag-i-stop. So, ito, kasyang-kasya yan sa 8mm outer diameter. Ito yan. Meron siyang allowance. Ayun o. No? Ewan ko kung nakikita nyo. So, kasya yan dito. Ayan. So, ayan. Kasyang-kasya siya. Ayan. Ayan. Kasyang-kasya. So, kung gusto nyo mag-bolt action, ito, pwede nyo gamitin to kahit wala tong toy gun na to. Basta meron kayo nito. Hop-hop rubber. Ayan. Tapos ibabalik na natin sa case niya. Ayan. Ganito kasi magiging itsura niya niyan dito. Ayan. Magiging ganyan. So, kaya kailangan lagyan ng tape dito. Tapos, super glue. Tapos, ito. Gagamitin na natin ng small tape para ma-salpak natin to. Ayan. Dito sa loob. So, maglalagay kayo ng konting allowance. Huwag niyong isasagad sa pinakadulo. Kasi katulad ng pinakita ko sa inyo kanina, yung hop-hop rubber niya ay meron siyang konting allowance. So ayan, tingnan nyo. Oo, kung nakikita nyo. So meron siyang konting allowance lang, konti lang. Hindi sagad yung tape. Hindi nakasagad. So ito na mga kabibis. So naisalpak na natin, no? Tapos lalagyan natin ng super glue yung mga pinagdugtungan. So may makikita kayo dyan, medyo may mga siwang-siwang ng konti. Lalagyan niya ng super glue yun, pati sa may tape, para kapit na kapit siya. Lalagyan natin ng super glue. Kailangan pantay na pantay yung pagkakadikit niya, pagkakasalpak. Tapos, yan, na super glue na natin siya. Paikot dun sa mga dugtungan niya. Tapos, small ulit na tape dito. Sa tabi niya, sa tabi ng may tape. Yan. Yan. So, nalagay na natin yung small tape. So, yan. Ngayon, lalagay na natin yung medium tape. Yan ang kakasya siya dyan. Yan, kasya. Yan. Saktong-sakto siya. Ito yung purpose nun. Para magkasya to. Yan. Paikutan natin siya ng tape medium para pumasok siya dito. Para mag-fit siya. Tapos super glue. So yun, nasalpak na natin. Fit na siya, tapos super glue. Super glue.
So ito na. So ang total na haba nito ay nasa 28 inches and 8 mm yung haba ng medium, yung middle barrel. So ngayon ipapasok natin siya dito sa pinaka outer barrel natin. So ito yung naglalaro, yung kumakasap. So lalagyan natin ng tape ulit, tapos super glue, tatlo. 1, dito 1, 2, 3. So ang gagamitin na natin tape ang large na yung gagamitin natin para malaki sakop. So ito na mga kabibis, nalagyan na natin ng tape yung large tape, tatlo. Tapos lalagyan natin ng super glue. Ayan, pampatigas yan, super glue, para naglalaro, smooth yung play niya sa loob. Ito kasi yung kumakasa. So ang purpose din ng super glue, para in case na mabakbak to, pag wala siyang super glue, hindi mo na siya makakasa kasi didikit sa loob. Kaya kailangan may super glue siya. Kumbaga yan, ibabrush nyo lang yung super glue sa kanya para tumigas. Yung tatlo, lagyan nyo. So ito na guys, tapos na yung ating barrel. Papasok na natin sa outer barrel. So kailangan smooth yung play niya. Hindi dapat masikip, para hindi ma-pressure yung spring niya pag kinasa. So ayan. So smooth. Smooth lang siya. Ayan. So ito na yung ating barrel. Ayan, triple barrel. So ito na yung ating loader. So ito yung case niya. So ito, kailangan natin i-cut to. I-cut natin yan. Dito. Pag ganun. So ayan. Kailangan natin makat yan dito. Dito hanggang dito. Ayan. Tapos sa kabila, ganun din. Kunin natin ito. Ayan. Ito, kakat nyo to dito. Yan, hanggang dito. Yan, hanggang dyan. So, ganito yung magiging itsura nya. Yan. Yan yung magiging itsura. Yan. Yan, kung napapansin nyo ito. Yan. Kasi dito yung babangga. So ngayon ilalagay na natin dito sa barrel. So ito hindi pa siya magkakasya dito. Kasi ayan, tignan niyo. So ang gagawin natin dito, liha. Babalutan natin ng liha 'to tapos igagasgas natin 'to para makuha natin yung hulma. Yung hulma ng bilog nito. So bali ganito 'yung mangyayari, yan, balutin natin ng liha yung pinaka outer barrel tapos igasgas natin ito. Yan, igasgas natin. Tapos yung isa ganun din para makuha natin yung hulma. So ito na guys, nagasgasan na natin. So mga isasalpak na natin. Ayan. Ito. Tapos yung isa. So ito na mga kabibis. Tapos tornilyo dito. So mga kabibis, ito na yung ating barrel tsaka yung loader. So sana may natutunan kayo. So itong sineshare ko sa inyo, mga idea lang. Kung gusto nyo makagawa ng iba pang version, at least kung may mapupulot kayo dito, pwede kayo makagawa ng ibang version nyo. So maraming salamat sa inyo, sa inyong panonood at suporta. So abangan nyo ulit yung susunod na mga parts na assembly natin. So, thank you mga kabibis. Ingat. God bless.